Tas kete! Kaka! Tapili ako kete kung sa'yo ni Gashimas! Kaka! Kaka! Ninasan kasi nasta! Lumabas na ba siya, senyor? Nandun pa sa loob. Uy, thank you, miss. Oh, okay. Ay, okay itong bebot, ha. Oo, thank you. Mo. Itong dalawang ito talaga, oh. That's a funny story, Mr. Takamura. Excuse me, sir. Ha, more sake. Kampai. Kampai. I'm surprised, but I'm glad that the infamous Mr. Takamura himself would deliver the treasure. I'm a bit curious, Mr. Ventura. It's not my mode to question my client's intentions. How can a piece of old scrapbook written by some obscure general from the last war be considered treasure? You know, you're not the only one interested in it. Even the Japanese government will do anything in their power just to possess it. Yes, yes. But you have your ways in the underground, don't you? Well, yes. But I roast three of my best men just to get hold of this so-called treasure. And thinking of it makes me feel sad. Be sad no more, Mr. Takamura. I have brought you your happiness.
now that I have fulfilled my part of the bargain. May I see the... You need not talk no more, Mr. Ventura. Your 5 years of searching is now over. Here. Mr. Ventura, thank you for the joy you have given me tonight. I have bad news, Mr. Takamura. I want my joy back. No! Galit. Eh, kasi nga, siya hindi niya ako binili ng coke. Alam mo, you're so mababaw. Eh, naman to, talaga, oh, naglalambing lang naman ako eh. Kala grabe mo siya. Ka para coke lang, nagalit eh, kasi ka nga eh. Hindi ko ba makakabili ng sarili mo coke? Eh, ba't ikaw? O, paano na kayo ngayon yan? Eh, ewan ko sa kanya, no. Ate-ate mo talaga. Bahala. Best kasi yung hotel ko. Tingnan mo. Masyado kang matamad. Ang hilig sa babae. Loko talaga, no. Ikaw talaga. Ay, nako. Basta babae. Wow. Nakakapagod. Alam mo, ang pinagtataka ko, Ken, kung bakit naging engineer ka. Eh, ang husay mo naman palang humawak ng baril. Alam mo, ang totoo niyan, si Daddy may gustong maging militar ako. Tulad niya. Kaya pinabigyan ko. Ang totoo niya, ang gusto kong maging engineer. Eh, ano naman ang connection nun sa husay mong humawak ng baril? Well, siguro para bigyan ka ng proteksyon at safety. Eh, bakit si Nats? Alam mo, Desiree, isa lang naman ang hilig namin ni Kuya eh. Kaysa naman maging piloto, di magpaputok na lang kami ng baril dyan. By the way, bakit mo nga pala kami pinapunta dito ni Nats? Oo nga pala. May good news ako sa inyo. May bago tayong project. May mag-hire ng service natin. Tumawag sa akin si Mr. Ventura. Ken, ano ba yan? 14 hours na tayong naglalakbay. Saan lupalop pa tayo pupunta? Hindi ko, Chuck. Napag-alaman ko lamang na isang lumang gusaling ginawang garrison ng Hapon noong panahon ng gera ang pupuntahan natin. Ang nakakapagtaka lang, matapos ang gera, natagpuan na lang ng mga Amerikano na walang katao-tao at palay sirasirang gamit na lang nila na natagpuan. Eh, ito namang nag-hire sa atin, Kuya. Paano mo ba nakilala si Mr. Ventura? Hindi ko siya kilala personally. Ni-refer lang tayo sa kanya para tulungan maganap ng hindi pa nare-recover na Japanese treasure. You mean treasure hunter siya? Oo. Pero natatanong ko lang sa sarili ko, eh kung bakit engineers ang kinuha niya para sa project na to. Oo nga, ano?
Dito na ata tayo. Ni si Teach. Parang haunted house. Parang bahay ni Frankenstein, di ba, Sati? Balis ka nga dyan, bakla! Correction. Babae ako. Tura nito. Babae daw. Saan ba tayo pupunta? Ayokong pumasok. Tignan mo naman ang weird-weird ng place. Don't worry. I think I have to check the place first. Search is ended. Masuhin ang pinto. Ken! Check the place out. Nuts! Rando, Alex, samahan niyo sila. Ano, Ken? Kumusta? Hindi tayo pwedeng tumigil sa loob, Mr. Ventura. Masyado mapanganib. Bakit? Medyo bibigay na yung building eh. Masyado na luma. Hindi, pare. Bobby, doon nyo itayo yung kampo. Opo, senyor. Oh, wakan nyo dyan, ha? Oh. Okay. Dandan. Pag-ingatan ninyo yung mga crates na yan, ha? Baka bumagsak yan. Opo. Oh. Ito pa, oh. Punyeta! Hindi ba sabi ko mag-ingat kayo? Mga baril? Iligpit nyo yan. Mr. Ventura, para saan ang mga baril na yan? Binabayaran ko kayo para maghanap ng ginto, hindi para magtanong kung ano-ano. Sir, may kakapatan din mo siguro kaming malaman dahil tawa niyo kami. Nuts!
may karapatan din naman siguro akong huwag kayong sagutin. Dahil ako ang amo nyo. O, dito, dito. Dahan-dahan, ha? O, dito na lang, dito na lang. Dahan-dahan ang baba, dahan-dahan. Hoy, boso ka ng boso kung makakita mo dyan mamaya. Manulo ka. Kuya, tingnan mo. Bakit? Kanino ko pa sila tinitignan eh. Doon pala nila nilalagay yung mga armas. Yung mga nakita natin kanina. So, doon pala nila tinatago ang lahat ng armas. Isang buong armory. Oh, yun kayo. Sarado niya, ha? Oo. My God, I don't believe this, Des. Alam mo, itong pagka-bidya freak ni Nats, dinadala niya kahit saan. Imagine, VHS, TV monitor, video cam, saka yung mga paborito niya, mga tapes, dinala pa dito sa job site. Akala ko pa naman, this job will give us an opportunity to escape civilization once in a while. Pero alam mo kung ano feeling ko? Asa Maynila ako. Mukhang maganda yung pinapanood mo. Pero I think it's getting late, ha? Why don't you go to your tent and have a good and sound sleep, di ba? Dahil bukas marami pa tayong trabaho. Ang corny-corny mo naman eh. Kung kailan matatapos na nga tong moving pinapanood ko, paaalisin mo pa ako. And besides, I'm not yet sleepy. Senyor, may kailangan pa po kayo? Wala na. Good night po. Good night. Ah, Sharon! Senyor? Agahan mo yung almusal bukas, ha? Para makapagtrabaho ka agad yung mga tao. Opo. Yung makeup mo, tanggalin mo. Opo. Hello, lover boy. Maganda ba ako? Oo, ang ganda mo. Talaga? Ang ganda mong sungal-ngalin. Malis ka nga dyan. Tse! Tsura nito. Seven-thirty na, Mike. Bakit naman tayo pang natukahang mag-gwardya? Ewan ko. Pambihira naman, oh. Tapos sila doon, nagkakantaan na. Ang saya-saya nila. Mabuti pa, tumuli na lang tayo doon. Di ba? Thank you.
Wala ka ba napupuna, kuya? Napupunang ano? Parang nababalot sa misteryo yung building na yan eh. Nakakapangilabot. Alam nyo guys, ganyan din ang nararamdaman ko. Parang napakahiwaga at saka nakakatakot, no? Yan ang katakutan nyo. Ang tuluyang masira ang generator. Senyor. Nandito po si Joe. Pasok! Tuloy. Good evening po, senyor. Anong nangyari sa generator? Eh, tuluyan na pong bumigay yung fan belt eh. Pero gagawin ko po ng paraan. Ayusin mo, Joe. Kailangan ko yung generator na yan. Naiintindihan mo ba ako? Opo, senyor. Hindi ka ba nabigla sa pagtanggap mo sa kontratang ito? Bakit naman? Wala naman. Alam mo, wala talaga akong tiwala sa matandang yan eh. Alam mo, tingin ko mas okay kung sa labas tayo. Sa palagay ko, doon tayo mag-usap. Ha? Tara. Alam mo, Ken, eh, hindi talaga ako naniniwala dyan kay Mr. Ventura eh. Bakit naman? Mukhang hindi naman mapagkakatiwalaan yung kalbong yun eh. Kalbo? And I have this strong feeling na baka hindi siya talaga si Mr. Ventura. Alam mo, Des, kahit sino pa siya, ang mahalaga, matapos tayo at hindi, after 5 days, aalis tayo. Santa Clara, pinong klino, kami po are, ay bigyan nyo. Uy, dito dyan ha. Dito muna kami. Sa kulpe, walang reklamo. Kanina pa kayo hinihintay ng mga baso nyo. Santa Clara, pinong klino. Ito nang pulutan nyo, boys! Gabi, ito ang para sa inyo! Ayos! Kumusta ka na? Nakasawa ng labing tatlo. Mamaya na yan, kuwala reklamo. Sayaw siya, ron sayaw siya, ron sayaw siya, ron Ito! O yan! Pulo na kaana! Saba! Diba? Tira! Tagal ah! Ginagawa mo comics eh! My police are in the police.
Senyor, sa ginagawa mong yan. Ikaw talaga, masyado kang malikot. Pati rin hindi sa'yo pinakita Sharon! Naman mo. Ah! Sharon! Oh! Sharon! Sharon! Sharon, ano ba? Senyor. Oh! Nakahanda na ba ang almusal? Ready na, senyor. Good. Pakainin mo na sila. Oh. Joe! Joe! Senyor, nawawala si Joe. Anong nawawala? Nabuta ko lang na naiwan bukas yung pinto ng generator . At itong nakita ko ron. Nandyan lang yon. Baka nagtampo lang dahil napagalitan ko kagabi. Sige. Sabihin mo sa lahat na apurahin na nila pagkain nila para makapagtrabaho na tayo. Boy. Isko. Senyor? Mamaya mo na tapusin yan. Unahin mo na muna yung generator. Senyor, hindi ko po alam gawin yung generator. Si Pidring po nakakaalam nun. Sige, puntahan mo si Pidring. Sabihin mong kailangan ko ng ilaw sa site. Opo. Kuya, paano? Tagal mo . Una na kami. Sige, sunod na ako. Yung kapatid mo talaga, daig pang babae.
Mr. Ventura, para saan naman itong malaking hawla na to? For safety lang yan. Kung may magluko sa mga tao ko, siguradong titino sila sa loob ng hawlang yan. Tayo na. Tumuloy na tayo sa site. Bingo. Mga bata, diyan kayo mag-umpisang maghukay sa likod ng pader na yan. Opo. Mga chico y chica, magandang balita, lalapang na! Mukha sa akin niya, pare. Oh. Ito ah. Yan ah. Ano mo? Mga ilang araw kaya tayo aabutin dito, Mr. Ventura? Hindi ko pa masabi. Pero sa senyales na nakikita ko, hindi na tayo magtatagal dito. Ano naman ng klaseng kayamanan ng mga nakabaon dyan? Hindi binanggit sa diary ko. Pero natitiyak kong malaking halaga ang makukuha natin dyan. Mr. Ventura, sakaling hindi nyo makakita yung sinasabi nyo kayamanan, aalis na kami dito. Hindi kayo pwedeng umalis. Tandaan nyo, may kontrata tayo. Alam ko, Mr. Ventura, pero naka-specify din sa kontrata natin na maximum of 5 days ang pwede naming stay dito. 5 days na kung 5 days. Kaya bilisan natin ang trabaho. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Baby, nobody else, nobody else but you. What am I living for? Parang isko! Pare, may posporo ka ba dyan? May posporo ka ba? Pare! Nandiyan ka ba? Pare? Parang isko?
Pare! Paring Isko! Nasaan ka ba? Pare ko, bilis naman magukay. Naghuhukay ka ba dyan, pare? Ay, ang kumpare ko, matutulog lang sa loob pa ng butas pumuesto. Pre, ayos ko ba dyan? Pre, gising na. Pag inaabot tayo ni Senyor dito, lagot tayo. Mr. Bandura, hindi kita maintindihan. May namatay ka ng tauhan, pero nandito ka. Nakatawa. Bakit? Hindi ka ba nanghihinayang sa buhay ng tauhan mo? Ken, sinabi ko na sa'yo, marami kang hindi dapat malaman. Ayoko ng makulit! Sasi? 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 Saan ba nagsuot itong bro ang asong to? Sasi? Sweetheart, come to mommy. Sasi? 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 Come to mommy, darling. Sasi? Ako, Sasi! Maabutan tayo lang, Sasi! Magpakita ka na! Sasi? Sasi? Darling? Darling? Masisira pang voice ko dito. Hoy, Sasi! Magpakita ka na! Darling? Sasi? Yoo-hoo! Sasi? Napapagod na si Mami, darling. Nasaan ka na? Hi-pachi-pachi-pachi! Sasi? Ay. Napapagod na ako, ah. Ano ba naman itong alaga ko? Ay, nako.
I'm sorry, Mr. Ventura. Pero ayaw na namin talaga. Pagbalik na pagbalik natin sa Maynila, ibabalik namin ang kabuuang halaga na binigay mo sa amin. At quits na tayo. Ken, sinabi ko na sa'yo kanina, may kontrata tayo. O baka gusto mo sa husgado pa tayo magkita? Kahit saan korte, haharapin ka namin. Deceitful ang contract mo. In the first place, null and void. Dahil sa pagsisinungaling mo. I'm sorry, Mr. Ventura. Pero mas excited pa kami kung gigibay na lang natin tong building na to. At patatayuan na lang ng bago. Kesa naman naghahanap tayo sa wala. Guys, let's go. Mabuti si Balawis! Alex, kunin mo yung tranquilizer gun. Hindi ko alam kung gaano katagal mapipigilan ng ilaw natin si Balawis. Sige, bilisan mo. Opo, senyor. Lando, sa labas. Ken? Ano yan? Ano klaseng harap yan? Sabihin mo sa mga bata na ihanda ang kadena ng pantali at ang truck. Luluwas tayo pagputok ng araw. Opo, senyor. Mr. Ventura, old oil pala ang tinutugis natin ay isang balawis. Isa lamang siyang alamat noon. Pero ngayon, ay totoo na. Pinabayaan, makawala si Balawis! Profesor, tatlo sa mga kasama natin ang napatay. Profesor,
Profesor Malcolm Venturino? Ikaw nga. Tamang hinala ko. Siya nga si Professor Malcolm Venturino. Ang kilalang archaeologist ng bansa. Tama ka, Des. Ako nga si Malcolm Venturino. Pero bakit kailangan itago mo sa amin ang katauhan mo, Mr. Ventura? Kung alam niyo lang ang nangyari sa akin, maiintindihan ninyo. Ano po bang nangyari sa inyo? Nakikita niyo ba itong pakong baldado? Isang Triassic Age fossil ang aking nadiskubre. Malaking karangalan sana para sa ating bansa ang discovery na ito. Subalit dahil sa kaswapangan at para masolo niya ang tagumpay, binalak kong patayin ng aking kasama. Nailabas nila ng bansa ang fossil at ibinenta sa mga dayuhan at naging pangunahing atraksyon sa Europa. Sa pag-aakalang patay na ako, iniwan na lang ako doon. Naagapan ang tama ko sa tiyan, pero matindi naman ang tama sa tugod ko. Kung ganon, bakit kami ang napili mong mga kasama? Dahil naisip ko na kung kapwa archaeologist ang kukunin ko, baka mauwi na naman sa hindi maganda ang kahihinatnan ko. Ngayon nakita niyo na yung pakay niyo, Profesor. Siguro naman pwede na ako kaming umuwi. Hindi kayo pwedeng umuwi hanggat hindi ko nahuhuling muli si Balawis. Tama si Nats. Tapos na ang kontrata namin. Uuwi na kami. Tayo na. Rando, ikulong sila sa itaas. Lakad! Bakit? Hanapin si Balawis! Thank you.
Senyor, alam ko, sunodan natin eh. Buti na lang tumila ulan. Pare, hindi ka ba natatakot sa pinasok mo? Basta't kumikita ako, wala akong pakialam sa trabaho ng amo ko. Pero alam mo, maaari kayong mamatay sa trabaho niyong yan. Basta't may baril ako, wala akong dapat katakutan. Pero hindi taong kalaban natin dito, kundi isang halimaw. Hmm? Kahit na si isang halimaw, hindi siya sasantuhin ang mga bala ko. Paano kung hindi siya tinatablan ng bala? Oops! Teka muna. Ibang usapan na yun. Yun nga pare, sinasabi ko eh. Oops! Diyan ka lang. Pare, sa kapal ng balat ng halimaw na yon, nasisiguro ko, hindi tatabla ng bala yon. Alam ko naman binobola nyo lang ako eh. Apo. Bahala ka. Dapat magtuos na kami ng Balawis na yan. Ako ang papatay sa kanya. Thank you.
Tara, iba! Tara! Sandali! Rando! Nieta! Alex, hanapin mo sila. Pag nakatakas ang tatlong yun, mabubuko tayo. Bumalik ka agad, dali! Opo, senyor. Antayin natin si Nats dito. Hindi, ikaw na lang ang maghintay sa kanya. Mauna Bis, lang. Bis, sa ulo! Bis! Kuya! Oh, tagal mo! Ang dami nang namatay sa mga kasamahan natin. Alam ko kailangan natin to. Lalaban tayo. Thank you.
Wala talaga si Des eh. Balikan natin siya. Tama kuya. Balikan mo siya. Dito na lang ako. Ah! Ulul. Sumama ka. Okay! Des? Yes.
Si Des, nga pala. Paliliwanag sa'yo, importante makalis agad tayo dito. Dito tayo. Huwag, Balawis. Huwag mo akong saktan. Alam mo bang 20 taon kitang hinanap? Maraming oras at malaking pera na ang nagugol ko sa'yo. Yung iba dyan, hindi ka nila naiintindihan. Pero ako, kakampi mo ako, naiintindihan kita. Pasisikatin kita. Pag-uusapan ka sa buong mundo. Malalagay ka sa cover ng Time Magazine, ng National Geographic, ng Life. Mas sisikat ka kaysa kay Godzilla o kay King Kong. Gusto mo ng tao magkakain? Bibigyan kita kahit ilan araw-araw. Kaibigan mo ako, Balawis. Kaibigan mo ako. Swerte mo't dala ko itong first aid kit ko. Swerte? Kita mo muntik na kami mamatay pareho? Ay naku, huwag ka na nga magreklamo dyan. Oh. Alam nyo, di tayo titigilan ng Balawis na yon hanggang hindi tayo namamatay. Kailangan makagawa tayo ng paraan. Paraan? Eh, hindi nga tinatablan ng bala yun eh. Paano paraan? Huwag ka na matigilan. Kailangan makagawa tayo ng paraan. Kuya! Kailangan mapapunta natin ang alimaw dito. Dahil sa palagay ko, dito natin siya tuluyang matuturog. Pero ang tanong, paano? Hey guys,
I have this crazy idea. Pero I don't know kung mag-work to. Ang baby Balawis. Tama si Diaz, kuya. Dali natin dito yung anak ni Balawis. Dahil napansin ko kanina, dapat pinatay na tayo nun eh. Pero nung narinig niyong umiyak yung anak niya, iniwan niya tayong dalawa, di ba? Tama. Ang batang Balawis. Nats, sama mo si Des, babalikan ko. Hindi, Ken. Palagay ko, ikaw na lang ang maiwan dahil wala naman akong nalalaman dyan eh. Ako na lang ang babalik doon. Des, mag-ingat ka. Nats. It's showtime. Pasok si Balawis. Dito kayo, babalik ako. That's...